Rico, ano ba? Bakit niyo ba ako sinubuntok? Huwag niyo ako sisibaan dyan! Tama na! Bawa kayo sa akin! Tama na! Kailangan naman akong ginagawa masama sa inyo! Bakit niyo? Bakit niyo ako ginaganito? Bakit kayo nananakit sa akin? Hindi ko kayo kilala! Tapos bigla niyo nalaman akong haharangit para saktan! Napaluhod si McCoy na may isa pang malakas na suntok ang tumama sa kanyang muka. Nakaramdam siya ng pagkahilo ng bahagyang naalog ang kanyang utak. Nalasahan ni McCoy ang maalat niyang dugo na nagmumula sa sugat niya sa labi. Maya-maya pa ay napaubo na siya at napaluwa na rin ng maraming dugo. Marahang itinaas ni McCoy ang kanyang ulo. Napatingin siya sa mga lalaking walang awa siyang binubugbog. Ni isa sa mga ito ay hindi niya kilala. Nakasuot din ang mga ito ng parehong uniforme ng eskwelahang pinapasukan ni McCoy. Pero kahit na ganoon ay wala pa rin ideya ang Binatilio kung bakit siya sinasaktan ng mga ito. Anong ginagawa mo? Bitiwa mo yung hawak mong tubo! Huwag! Iiyo yan! Kung hindi, ipapaalam ko sa mga guro ang ginagawa nyo. Sino bang nagsabi na pwede nyo siyang saktan? Hindi porket mas malakas at mas marami kayo kaysa sa kanya ay pwede nyo nang gawin ng kahit na anong gusto nyo. Magsiuwian na nga kayo! Alis! Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka pinatay na nila ako. Ay, upo ka nga muna. Saglit lang at tutulungan kita. Mukhang napuruhan yata talaga ang mukha mo, ha? Siguradong hindi ka makikilala ng nanay mo pag uwi mo mamaya. Salamat. Nagawa mo pa talagang magbiro sa kalagayan kong ito. Eh bakit kasi hindi ka lumaban? Sa dami nila, ni hindi mo man lang nasapak ang isa sa kanila? Ayan tuloy, nasira na yung mukha mo. Hindi ka na nga gwapo, nagpabugbog ka pa. Hindi ko naman gustong bugbugin nila ako. Tsalo ko naman na pangit ako. Hindi mo naman kailangang sabihin pa yun. Ay, biro lang yun. Hindi ka naman ganoon kapangit. Ako nga pala si Lucia. Kakalipat ko lang dito sa eskwelahan na to. Ikaw si McCoy, di ba? Kilala mo ko? Pero paano? Hindi naman ako sikat sa mga babae para makilala mo ko, tsaka hindi naman talaga ako gwapo. Hindi ba ikaw yung nasa baking club? Ikaw yung magaling mag-bake ng cake tsaka tinapay? Mahilig ako sa tinapay kaya madalas akong bumili sa kantin ng mga gawa nyo. Ganun ba? Salamat pala, Lucia. Ay, wala yun. Ikaw kasi. Bakit mo daw niligawan yung classmate mo na si Cindy? Ayun tuloy. Nagalit sa'yo yung may mga crush sa kanya. Ha? Niligawan ko si Cindy? Wala akong kinalaman dyan. Hindi ko nga nakakausap yun eh. Hindi naman kasi siya palakibo, tsaka hindi naman siya namamansin kahit kanino. Eh pero ang usap-usapan, binigyan mo daw siya ng cake, tapos hinatid mo pa talaga sa upuan niya. Kung hindi mo siya niligawan, o ano palang tawag dun? Katamaran ni Cindy yun. Walang ibig sabihin yung ginawa ko, maliban lang sa tamad siya. Paano ba kasi, bumili siya ng cake tapos iniwan niya yung bayad, tapos umalis na lang bigla. Eh ako yung nakakaalam kung anong section niya, kaya ako na lang yung nag-alok na ihatid ko sa kanya yung binayaran niyang cake. Pero wala naman siya dun sa desk niya, kaya iniwan ko na lang. Naglagay na lang ako yung note. Pero grabe, hindi ko inaasahan. Dahil sa maling akala nila, mabubugbog ako ng ganito. Talaga ba? Eh di ibig sabihin, hindi mo talaga girlfriend si Cindy? Hindi nga. Aray, ang sakit ng pang ako. Sorry. Dahan-dahan. Huwag ka na muna kasi magsalita. Halika, tutulungan na kitang tumayo. Sasamahan na rin kita sa clinic. Wala naman tayong clinic dito. Uuwi na lang ako. Papairan ko na lang ako anong dahon para maging okay ang sugat ko.
Sigurado ka ba? Mukhang hindi ka pa nga makapaglakad eh. Nais lang ako. Sige ah. Salamat ulit, Lucia. Hindi lubos akalain ni Makoy na ang pagtatagpong yon nila ni Lucia ay ang magiging susi para mahulog sila sa isa't isa. High school pa lamang ang dalawa nang una silang magkakilala. Maganda at mabait si Lucia, kaya hindi inakala ni Makoy na sasagutin siya nito nang naglakas loob siyang ligawan ng dalaga. Naghintay muna si Makoy na magkaroon siya ng trabaho bago ligawan si Lucia. At dahil may gusto rin ng dalaga kay Makoy, ay agad siya nitong sinagot at hindi na pinahirapan pa. Likas na malakas ang loob at matapang magsalita si Lucia. Madalas, ito na rin ang nagtatanggol kay Makoy sa tuwing naiipit ang binata sa gulo ng ibang tao. Dahil dito, mas lalo pang nahulog ang loob ni Makoy sa dalaga. Sa isang taon nilang relasyon, ay nasanay na rin si Makoy na nandyan lang palagi si Lucia para suportahan siya. Nandito na pala tayo. Ang bilis talagang lumipas ng oras kapag ikaw yung kasama ko. Sus! Nambola ka pa eh. O sige, pasok ka na. Baka hinihintay ka na ng nanay mo. Salamat ulit sa pagatid sa akin ha. Babe ah, nakakaya na talaga. Ikaw ba itong nagatid sa akin imbis na ako dapat gumawa nito para sa'yo? Ano ka ba? Kasama ko naman ang kuya ko. At saka, dito rin naman ang daan namin pauwi. Tsaka mas mabuti na yung magkasama tayo. Baka mamaya kunin ka pa ng aswang, lalo na't madilim ang daan dito. Naniniwala ka ba sa aswang, babe? Ewan, pero mabuti na yung naging maingat tayo. At saka alam mo ba, kung paano tatakasan ang aswang kapag hinabol ka nito sa gabi at mag-isa ka lang? Ha? Hindi. Paano ba? Dali, ibubulong ko sa'yo. Ganito dapat ang gagawin mo. Ha? Kalokohan. Hindi naman totoo. Bakit? Nasubukan mo na ba? Basta yun na nga. Pwede mong gawin yan kapag talagang may sumusunod sa'yo na aswang. O siya, sige na. Aalis na kami. Good night. Good night. Ingat kayo ah. Kitang-kita sa mukha ni Makoy ang sobrang kasiyahan matapos siyang ihatid ng kanyang girlfriend na si Lucia. Abot hanggang tingang kanyang ngiti habang kumakaway sa kanyang girlfriend na pauwi na rin. Ang swerte ko talaga. At si Lucia ang naging girlfriend ko. Wala na akong ibang hihilingin pa, kundi pakasalan ng isang katulad niya. Ay naku Makoy, ayan ka na naman. Mag-ipon ka na kasi, nang hindi ka naman mahiya kapag inaya mo na magpakasal yung maganda mong girlfriend. Eh mukhang galing pa sa mayamang pamilya si Lucia. Nakilala mo na ba ang mga magulang niya? Hindi pa po. Nasa ibang bayan po kasi nakatira yung mga magulang ni Lucia. Kaya hindi nila ito kasama sa bahay nila. Tsaka ayoko pong magmukhang mapilit kaya inintay ko po si Lucia na siya yung mismo magsabi kung pwede na ako magpakilala sa pamilya niya. Oo nga naman. Pero alam mo anak, medyo nakatatakot yung kuya ni Lucia. Hindi ba siya yung kasama niyang nagbabantay sa karinderian nila sa palengke? Si Diego po. Oo nga po. Nakatatakot nga talagang dating ni Diego. Ayoko nga maniwala dati na magkapatid sila ni Lucia. Pero baka ganun lang talaga ang mukha niya. Tsaka kung titignan mong mabuti, magkahawig naman talaga sila ni Lucia. Medyo palaging galit lang ang ekspresyon ng mukha ni Diego. Kaya kung ako sa'yo, aba, huwag kang magkakamaling lukohin si Lucia. Ako kung hindi, pakasaan ka pulutin. Hindi ko rin naman masisisi si Diego kung bugbugin ka niya oras na sinaktan mo ang kapatid niya. Naku nay, hindi po mangyayari yun. Agalin, nabugbugin ka ni Diego. Hindi ho, hindi ko po lulukuhin si Lucia. Mahal na mahal ko yun eh. Tsaka, saan pa ba ako makakahanap ng halos perpektong babae? Wala nang ibang papatol sa akin.
Kaya hindi ko siya lulukuhin at handa akong tanggapin kahit hindi ako ganun kagwapo. Eh, hindi naman kasi sa mukha ang basihan ng pag-ibig. Pero tama yan, anak. Piliin mo ang tao na handa kang tanggapin kahit sino o ano ka man. Nang sa ganun, alam mong hindi ka niya iiwan kahit na ano pang mangyari. Eh, pero siyempre, dapat wag mo ring abusuhin ang pagmamahal sa'yo ng taong yon. Kailangan mo ring magsikap. Opo, inay. Okay siya. Tawagin mo na nga yung kapatid mo sa kwarto niya at kakain na tayo. Nang sumunod na araw, muling nagkita si Lucia at Makoy. Nakagawian na ng dalawa na magkita pagkatapos magsara ni Lucia ng karinderya nila sa malapit. Si Lucia ang pumupunta sa bakery kung saan nagtatrabaho si Makoy para hintayin ito at sabay na silang umuwi. Sapat na para sa kanila na magkita at magkasama kahit ilang oras lang araw-araw. Madalas din si Lucia mismo ang pumupunta sa bahay ni Makoy sa tuwing day off nito sa trabaho. Walang pakialam ang dalaga sa anuman ang sinasabi ng iba tungkol sa kanila. Basta't nariyan lang si Makoy para pasayahin siya sa kabila ng mabigat na lihim na itinatago niya. Wala na ring mahihiling pa si Makoy dahil na kay Lucia na ang lahat ng hinahanap niya sa isang babae. Bukod sa mabait at masipag ang dalaga, ay maganda at gustong gusto rin ito ng pamilya niya. Babe, eto nga pala yung tinapay tsaka soft drinks. Magmeryenda ka muna. Nako, ang sweet naman ng boyfriend ko ah. Ikaw ba ang gumawa nitong tinapay? Oo. Sige na, kainin mo na. Tapos sabihin mo sa akin ko anong lasa. Dinamihan ko talaga ang palaman yan para mas lalang magustuhan mo. Palaman? Eh di ba wala namang palaman ng munay? Oo, pero ibang munay naman yan eh. Kaya tikman mo na. Ikaw talaga, ang hilig mong mag-imbento ng mga bagong recipe. Sige na nga. Ano? Masarap ba? Masarap naman. Naman? Tamang-tama. Paborito ko ang mga matatamis. Bibili na rin siguro ako para dalhin sa bahay mamaya. Talaga ba? Mabuti't nagustuhan mo. Tsaka hindi mo na kailangan bumili. Libre ko na yan. Pati yung iuuwi mo. Sigurado ka? Baka pagalitan ka ng boss mo. Hindi yan, babe. O, sige. Oo nga pala. Ayos lang ba sa'yo na mauna ka ng umuwi? May kailangan pa kasi akong gawin eh. Importante lang. Uuwi ka na kaagad? Bakit? Ano bang nangyari? Wala naman. Kailangan ko lang maghanda para sa mga bisitang darating sa susunod na araw. Kung ganun, sige. Mas mabuti pa nga umuwi ka na lang habang hindi pa lumulubog ang araw. Eh paano ka mamaya? Kaya mo bang umuwi sa gabi ng mag-isa? Babe naman, ano bang tingin mo sa akin? Hindi naman ako ganun matatakotin. Sigurado ka ba? Basta kapag sa tingin mo na sinusundan ka ng aswang, gawin mo yung sinabi ko. Siguradong epektibo yun. Oo ba? Ako nang bahala. Mag-iingat kapag uwi ah. Love you. Ikaw din. Ang cute-cute mo talaga, Makoy. Nakakagigil ka. Hindi maalis-alis ang malapad na ngiti ni Makoy kahit pa nakaalis na si Lucia. Kilig na kilig siya sa papuring tinatanggap mula sa kanyang girlfriend. Kahit pa na madalas niyang sabihin at ang nanay niya na hindi naman talaga siya kagwapuhan, ay ayos lang kay Makoy. Ang mahalaga sa kanya ay ang pagiging cute sa paningin ni Lucia. Pasado 6 ng gabi nang magsarang bakery na pinagtatrabahuhan ni Makoy. Pasipol-sipol siyang naglalakad pa uwi sa kanila. Hindi mapigilang magreklamo ng binata dahil madilim ang daan. Hindi niya rin mapigilang matakot dahil wala siyang kasama. Malayo-layo pa si Makoy sa kanilang bahay nang may marinig siyang kakaibang tunog sa paligid. Noong una'y hindi niya mawari kung anong pinagmumula ng tunog.
kaya minabuti niyang pakinggan ito. Ilang sandali pa ay nakaramdam si McCoy ng matinding panlalamig. Mas lalo pa siyang natakot nang magsitayuan ang kanyang mga balahibo sa kanyang katawan. Binilisan ni McCoy ang paglalakad, pero patuloy pa rin nakasunod sa kanya ang gumagawa ng kakaiba at nakakatakot na tunog. Saglit na tumigil si McCoy para gawin ang payo sa kanya ni Lucia. Kung sakali man na may magparamdam sa kanya na isang aswang sa daan. Isa-isang inalis ni McCoy ang suot niyang damit at tangi ang kanyang vrip na lamang ang naiwan. Huminga siya ng malalim at tumingin sa paligid bago siya humarurot ng takbo pauwi sa kanila. Nakarinig ng malalim na hagikik si McCoy habang tumatakbo siya na parabang sinusundan pa rin siya ng tunog. Dala ng takot, mas binilisan pa ng binata ang pagtakbo hanggang sa matanaw na niya ang kanilang bahay. Kakaibang tunog. Nakakapanayo na balaibo. Alam ko na to. Aswang to. Sinusundan ako ng aswang. Nay! Sundan niyo ako! Sinusundan ako ng aswang! Ano ba yung kuya? Bakit ka ba nang si... Ay! Nanay! Nanay, si kuya ho! Nay! Oh, Cape Cat! Ay, bakit ka naman sumisigaw dyan? Ano bang nangyari sa kapatid mo? Isara niyo ang mga pintuan at bintana. Kumuha kayo ng maraming asin. Sinundan ako ng aswang. Dali! Ano pang tinatayo-tayo niyo dyan? Bilisan niyo na! Aray! Ayan! Yan ang bagay sa'yo! Abay ang bastos mo! Bakit ka naman tumatakbo ng nakahubad? At saka anong aswang? Ay, nasan nga pala si Lucia? May ginawa ka bang kabulastugan sa kanya, ha? At ganyan ang ayos mo? Abay magdamit ka nga! Yak naman, kuya! Nakakadiri ka! Mabuti sana kung maganda yung katawan mo para ibandera mo. Pero kinapos ka naman sa abs. Tsaka, ewan ko na lang kung magustuhan ka pa ng girlfriend mo kapag nakita niya yung tinatago mo. Kung ako sa'yo, itago mo na lang yan. Hoy, iyokit ka ta. Kung makapagsalita ka, sumusobra ka na. Parang, kala mo naman sa'yo hindi ka mataba dyan. Tsaka kung ikaw kaya nasa kalagayan ko, ha? At tinabol ka ng aswang. Tsaka nakauwi lang ako ng ligtas dahil sinunod ko yung sinabi ni Lucia. Maghubad daw kapag may aswang. Hoy! Anong sinasabi mo na maghubad? Akala mo naman matatako talaga ang aswang kapag nakita yung katawan mo. Ay naku, Makoy! Ewan ko ba sa'yo? Imbes na ikaw yung mag-alaga dyan sa maganda mong girlfriend, abay ikaw pa tong inaalagaan niya na parang bata. Eh, saan ka ba naman nakakita ng lalaki ang hinahatid pauwi ng girlfriend niya? Oo nga, Nay. Naku, kuya. Kapag palagi kang ganyan, baka iwanan ka na lang ni Ate Lucia. Dapat kasi, minsan, ikaw din yung nag-i-effort. Ayaw niyo talagang maniwala na may aswang? Aswang? Eh, sa edad kong to, wala naman akong nakitang aswang o may nagpakita man lang. Abay, umayos ka nga. Isuot mo na yung damit mo at mag-igib ka muna ng tubig para may panghugas ako ng plato mamaya. Nay, ayoko lumabas. Natatakot ako sa labas. McCoy, isa! Oo, eto na. Nang gabing yun ay hindi makatulog si McCoy. Buong magdamag siyang nag-isip ng gagawin para mapatunayan na may aswang nga. At aminado si McCoy na matatakutin siya. Pero hindi siya sinungaling. Sa mga oras na iyon, naniwala si McCoy na tanging si Lucia lamang ang makikinig sa sasabihin niya. Sa kabilang banda, galit na galit si Lucia habang nakatingin sa kanyang kuya at sa mga tauhan nito. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo? Bawal kayong magbiktima sa lugar na to? Paano na lang kung magsimulang magduda ang mga tao at mabaling ang atensyon nila sa ating mga aswang? Wala na kami nagawa eh. Nakita niya na kami nagbabagong anyo. Kung hindi namin siya pinatay, baka kung sino na ang pinagsabihan niya tungkol sa nakita niya. At talagang sa tingin mo, hindi nila iisipin na aswang ang pumatay sa biktima niyo? Pagkatapos niyong warakin ang tiyan at dibdib nito?
Hindi ba kayo nag-iisip? Pagsilayas kayo sa harap ko, ngayon din! Kinabukasan ay hindi nagpakita si Lucia kay Makoy. Nag-alala si Makoy dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na hindi siya pinuntahan ni Lucia na hindi man lang nagsasabi. Maagang nagpaalam si Makoy sa boss niya para puntahan ang dalaga sa bahay nila. Hindi pa nakapunta si Makoy sa bahay ni Lucia kahit na mahigit isang taon na sila ng dalaga. Ang palagi kasing sinasabi ni Lucia sa tuwing mag-aaya si Makoy na bumisita sa kanila ay tsaka na lang at malayo ang sa kanila. Hindi naman nagpupumilit si Makoy dahil palaging si Lucia ang pumupunta sa kanya at nasanay na rin siya sa ganoon. Pero dahil hindi siya sinipot ni Lucia ng walang pasabi, ay nag-alala si Makoy. Kaya naisip niyang panahon na rin para siya naman ang bumisita sa dalaga. Agad na napansin ni Makoy ang matataas na damo sa paligid ng bahay na pinuntahan niya. Pagkatapos niyang magtanong-tanong, ay sa wakas, natuntun niya rin ang bahay ng girlfriend. Malayo ito sa ibang kabahayan at may mataas na pader na nakapaligid dito. Hinanap ni Makoy ang gate at nang makita niyang nakabukas ito, ay pumasok siya habang tinatawag si Lucia. Lucia! Babe! Nandiyan ka ba? Naririnig mo ba ako? Si Makoy ito! Anong ginagawa mo rito? Ikaw pala, kuya. Sinong kuya mo? Hindi kita kapatid! Tsaka bakit ka pumasok na hindi ka naman iniimbitahan sa loob? Bawal ba? Pare na lang itawag ko sa'yo ha. Hindi kasi kami nagkita ngayon ni Lucia kaya nag-alala ako. May sakit ba siya? Nasa loob ba siya ng bahay? Wala si Lucia rito. At kahit pa nandito siya, hindi ka naman pwede pumunta rito. Bakit naman? Ako nga pala si Makoy. Ako yung boyfriend ni Lucia. Baka kasi hindi mo alam eh. Alam ko. Pero bawal ka pa rin dito. Hindi ba't sinabi sa'yo ni Lucia na hindi ka pwede pumunta rito ha? Kung ako sa'yo, umuwi ka na bago pa man may mangyaring masama sa'yo. Mahal na mahal ko ang kapatid mo. Kaya sana naman, hayaan mo na kami magkita. Wala akong masamang intensyon sa kanya. Wala akong pakialam sa relasyon ninyo. Sinusunod ko lang ang utos sa akin ng nakatataas. Umalis ka na. Hintayin mo na lang na si Lucia mismo ang lumapit sa'yo. Pero bakit? Hindi ba pwedeng sabihin mo sa akin ang dahilan? Para maintindihan ko. Bakit man tigas ng ulo mo, ha? Gusto ko lang makausap si Lucia. Hindi pa natapos ni Makoy ang sasabihin nang makaramdam siya ng malakas na palo sa likod ng kanyang ulo. Nagdilim ang paningin niya at sa isang iglap ay tuluyan na siyang nawala ng malay. Makalipas ang ilang oras ay nagising si Makoy sa isang madilim na lugar. Natakot ang binata nang maramdamang nakatali ang buong niyang katawan. Hindi rin niya magawang sumigaw dahil may takip ang kanyang bibig. Ilang saglit pa ay unti-unting naaninag ni Makoy ang kanyang paligid. Napagtanto niya na nasa loob siya ng isang maliit na kwarto. Nararamdaman din niya na hindi siya nag-iisa sa kwarto. Muntik nang masuka si Makoy sa amoy ng paligid. Magkahalong lansa at bulok ang naamoy niya na pumuno sa hangin. Maya-maya pa ay nakarinig ng mga yapak si Makoy. Muli niyang ipinikit ang mga mata at nagpanggap na walang malay. Gustong malaman ni Makoy kung sinong nagdala sa kanya sa lugar na iyon. Kaya bahagya niyang iminulat ang mga mata para subukang kilalanin ang salarin. Nandito ba lahat ng huli niyo? Bukas na darating ang mga bisita, kaya kailangan nating maghanda ng sapat na pagkain para sa kanila. Alam mo naman siguro ang mangyayari. Kung hindi natin nabigay ang gusto nila, hindi ba kuya? Nandito na lahat ng pwede nating katayan. Pahirap pa na ngayon ang paghuli ng mga supply dahil mas naging maingat ng mga tao. At si Makoy,
Hindi pa rin kita pinapatawad sa ginawa mo, kuya. Bakit mo hinayaan ang mga tauhan mo nasaktan si Makoy? Siguraduhin nyo lang na hindi niya malalaman ang tungkol sa atin, sa pagkatao natin. Kumuha ka ng kwento o ano, basta hindi niya pwedeng malaman na isa akong aswang. Maliwanag? Pero Lucia, wala ka namang mapapala sa Makoy na yun. Mas mabuti kung iwan mo na siya. Makipaghiwalay ka na lang sa kanya kung ayaw mong puntiryahin siya ng mga nasa taas. Ayan ka na naman, Diego. Hindi ka na naman nakikinig sa sinasabi ko. Sino ba ang dapat na sundin sa ating dalawa? Kung may lakas ka na sana ng kagaya sa akin, baka matagal na ako nakinig sa'yo. Mas malakas ka nga, Lucia. Pero ako pa rin ang kuya mo. Mas nakatatanda ako sa'yo. At gusto kong makinig ka sa sasabihin ko. Dahil kung hindi, ako mismo ang tatapos sa buhay ng pinakamamahal mong boyfriend. Ah, ganun. Baka nakakalimutan mo, Diego. Hindi tayo katulad ng mga tao na sinusunod ang mas matanda sa kanila. Sa lahi nating aswang, tanging ang malalakas lang ang masusunod. Osha, ihanda nyo na mga kakatayin ngayong araw. Siguraduhin nyo na hindi masisira ang lamang loob nila kapag winarak nyo ang katawan. Ako nang bahala. Pabalik na ako sa kwarto ko. Pagkatapos mo dito, dalhin mo na rin sa kwarto ko si Makoy. Ako ang magpapaliwanag sa kanya tungkol sa nangyari. Sige. Nang makaalis si Lucia, ay naiwan si Diego para hakutin ang mga katawan ng mga nabiktima nila. Samantala, bigil hininga naman si Makoy habang mariing nakapikit. Hindi makapaniwala si Makoy sa mga narinig. Niminsan na hindi sumagi sa isipan niya na ang maganda at mabait niyang girlfriend ay isa palang aswang. Inabot ng mahigit kalahating oras bago matapos si Diego sa paghahakot. Nang matapos niyang pinapagawa sa kanya ni Lucia, ay sinunod niyang buhatin si Makoy papunta sa kwarto ng dalaga. Patuloy lang na nagpapanggap si Makoy na walang malay habang buhat siya ni Diego. Inilapag siya nito sa malambot na kama bago siya nito iniwan sa kamay ni Lucia. Naramdaman naman ni Makoy na inaalis ni Lucia ang lubid na nakatali sa kanyang katawan. Niluwagan din ng dalaga ang tela na nakatakip sa bibig ni Makoy. Sa pag-aakalang pwede na, ay dahan-dahang iminulat ni Makoy ang mga mata. Napasinghap si Makoy nang makitang nakatitig sa kanya si Lucia na parabang hinihintay nito na tapusin niyang pagpapanggap niya na tulog. Makoy, mabuti naman at gising ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Lucia, ayos lang ako. Bakit nga pala ako nandito? Kwen, nakita ka kasi ng kuya ko sa may gate. Nag-uusap daw kayo nung bigla ka na lamang himatiin. Ha? May sakit ka ba? Wala. Wala naman akong sakit. Bakit pala napunta ka dito? Namiss mo ba ako? Oo naman. Siyempre, namiss kita. Tsaka nag-alala ako sa'yo. Hindi ka kasi pumunta sa panaderya namin kanina. Asus! Saglit lang tayong hindi nagkita eh. Tapos namiss mo na agad ako. Eh di ba nga, ang sabi ko naman sa'yo, marami lang akong kailangang ayusin. Baka sa linggo na ulit tayo magkita. Bukas na kasi darating ang mga bisite. Ganun ba? Sige. Oh, saan ka pupunta? Kagigising mo lang ah. Magpahinga ka muna. Gabi na kaya baka hinahanap na ako sa amin. Ihahatid na kita. Baka kasi maligaw ka. Malayo pa ang si inyo. Kahit wag na, Lucia. Kaya ko naman mag-isa. Makoy, may problema ba? Bakit hindi mo ako tinatawag na babe? Nagtatampo ka ba sa akin? Hindi naman. Kasi, babe, hindi ako nagtatampo. Baka kasi nakaka-istorbo na ako sa inyo. Tsaka madilim na. Baka ikaw naman mamaya mahirapan pag-uwi mo matapos mo kong ihatid. Hindi yan. Gusto rin kitang ihatid kasi kahapon, di ba?
Hindi tayo sabay na umuwi. Babe, ano kasi, kagabi nang umuwi ako, parang may nakasunod sa akin na aswang. Kaya ayoko mapahama ka kapag iniatid mo pa ako. Aswang? Sigurado ka ba na aswang yun? Baka guni-guni mo lang yun, Makoy. Baka nga. Pero hindi mo na ako kailangang iatid. Tsaka alam ko na rin gagawin ko kapag may naramdaman akong aswang. Ano? Yung sinabi mo, naalisin ko ang mga suot kong damit para hindi nila ako makita. Ha? Makoy, ginawa mo talaga yun? Bakit ka natatawa? Hindi ko ba dapat ginawa yun? Anong nangyari pagkatapos? Tumakbo ako pa uwi sa amin. Hindi nga nila ako sinundan pa sa bahay. Ay naku, Makoy. Kaya nga hayaan mo na akong ihatid ka. Hindi ako natatakot umuwi mag-isa. Kaya ayos lang sa akin. Ano, tara na? Walang nagawa pa si Makoy nang ipagpilitan ni Lucia ang gusto nito. Habang naglalakad pa uwi sa kanila, ay hindi mapigilan ni Makoy na kabahan. Matapos marinig ang pag-uusap ni Lucia at ng kuya nitong si Diego. Kulang na lang ay tumakbo siya palayo sa dalaga. Hindi maiwasan ang binata na matakot sa kanyang girlfriend. Pero sa tuwing nagtatama ang mga mata nila, habang masayang nagkukwento si Lucia, ay saglit na nakakalimutan ni Makoy ang tungkol sa totoong pagkatao nito. Walang katapusan ang mga kwento ni Lucia hanggang sa binanggit nito ang tungkol sa kaalaman niya sa mga aswang. Naging alerto si Makoy at minabuti niyang makinig sa sinasabi ng kanyang nobya. Alam mo ba kung paano pumatay ng aswang, Makoy? Hindi. Bakit? Alam mo ba? Simple lang naman ang kailangan mong gawin. Kahit gaano pa kalakas ang isang aswang, may kahinaan pa rin ito. Kahinaan? Gaya ng ano? Mukhang gustong-gusto mong pag-usapan ang aswang, ah. O sige, sasabihin ko sa'yo kung paano. Una sa lahat, pare-pareho lang ang kahinaan ng mga aswang. Kagaya ng sa baril. Kapag binaril mong isang aswang at natamaan ito, siguradong manghihina ang katawan nito o di kaya'y mamamatay agad. Depende sa parte ng katawan na tinamaan ng bala ng baril. Baril? Gumagana palang baril sa mga aswang? Oo naman. Hindi naman immortal ang mga aswang, no? Pero may kailangan kang gawin bago gumana ang baril sa aswang. Kailangan mong lagyan ang butil ng kanin ng butas ng baril. Kung saan lumalabas yung bala, dahil kung hindi, hindi puputok ang baril mo. Butil ng kanin? Pero bakit? Ano namang kinalaman ng butil ng kanin sa pagputok ng baril? Yun ang hindi ko alam. Pero gumagana yon. Kahit pa noong unang panahon, yun ang ginagawa ng iilan para labanan ng mga aswang. Nandiyan na pala ang bahay mo, oh. Paano yan? Sa susunod na lang ulit tayo mag-usap. Huwag mo akong masyadong mamiss, ha? Sige. Susubukan ko. Pero Lucia, kapag may kailangan ka o gusto mo ng kausap, puntahan mo lang ako, ha? Oo naman. Sige, pasok ka na sa inyo. Tsaka na ako aalis kapag nakapasok ka na. Mag-iingat ka pa uwi. Salamat. May isa pa pala, Makoy. Kapag natatakot kang matulog dahil may humuhuni na aswang sa labas ng bahay, maglagay ka ng bawang sa bintana at sa ilalim ng unan mo. Sige, salamat sa tips, ha. Oh, Makoy, bakit ngayon ka lang? Kanina ka paraw umalis sa trabaho. Saan ka ba galing? Diyan lang po, Nay. Nasaan nga po pala sa KitKat? Ayun na nga eh. Hindi pa umuuwi ang kapatid mo. Kanina pa dapat yun nandito. Ang sabi, pupunta lang sa bahay ng kaklase niya. Abay, pero anong oras na? Hindi pa rin bumabalik. Kaya nga hindi ako mapakali rito. Dahil pareho kayong wala. Ay, sunduin mo na nga yung kapatid mo. Alam mo naman siguro ang bahay ng kaklase niya, hindi ba? Sige po.
Ano po palang pinunta niya sa kaklase niya at ganitong oras, nandun pa siya. Sabi ko naman mag-iingat, huwag magpapagabi dahil may pag-alagalang aswang eh. Hoy, ano ka ba? Eh bakit puro ka aswang ng aswang? Mas lalo mo lang akong tinatakot eh. Wala, sunduin mo na ang kapatid mo at nang makapaghapunan na tayo. Saglit lang po. Kukuha lang po ako ng bawang sa kusina. Mas mabuti na pong pasigurado. Dali-daling kumuha si Makoy ng bawang at lumabas na para sunduin ang kapatid. Ilang daang metro rin ang layo ng bahay ng kaklase ni Kit Kat, kaya inabot ng ilang minuto si Makoy bago makarating dito. Pero nagulat siya at nag-alala nang malamang kanina pa raw nakauwi ang kapatid niya. Biglang kinabahan si Makoy. Hindi pa rin niya lubusang matanggap nang malaman niyang tungkol kay Lucia, at ngayon namay nawawala pa ang kapatid niya. Nasaan ka ba? Kit Kat! Sumagot ka kung naririnig mo ko! Kit Kat! Kuya? Kuya! Bakit ka naman nagsisigaw dyan? Kit Kat! Anong ginagawa mo dyan sa damuhan? Iniihi ako eh. Hindi ko na kasi mapigilan. Tapos ang layo pa ng bahay. Sa susunod, pigilan mo. Hindi maganda yung umiihi ka dyan sa damuhan, lalo na dito sa tabi ng daan. Nakakahiya. Tsaka ang dilim pa ng paligid oh. Paano kung may biglang humila sa'yo mula sa likod? Naku, si kuya. Nag-overthink ka na naman. Hindi naman ganun kadilim oh. Tingnan mo oh, ang laki ng buwan. Tsaka may dala rin naman akong flashlight. Kahit na. Hindi ligtas ang magpapagabi ka ng uwi. Halika na. Kanina pa nag-aalala sa'yo si nanay. Oo na po. Tere na po. Uwi na po tayo. Kit Kat ha, hindi ako nakikipagbiroan sa'yo ha. Wala kang ideya kung gaano kadelikado ngayon. Malay mo, baka yung inaakala mong mabait na tao, isa palang aswang. Kaya hindi ka makasisiguro kung ligtas ka nga kahit kasama mo pa sila araw-araw. Hey kuya, hindi ko alam kung bakit ganyan ka nalang mag-react. Pero sige, tara na, umuwi na tayo. Promise, sa susunod hindi na ako magpapagabi ng uwi. Dapat lang no, huwag mong pag-aalalahanin si nanay. Gusto mang sabihin ni Makoy kay Kit Kat ang nadiskubre niya tungkol kay Lucia, natatakot siyang baka madamay ang pamilya niya kung sakaling magalit sa kanya ang aswang na girlfriend. Hindi pa rin lubos maisip ni Makoy na aswang si Lucia at nanghuhuli ng mga tao si Diego para kainin nila. Halos masuka-suka si Makoy sa tuwing naaalala niya ang tungkol sa mabaho at malansang amoy sa kwarto kung saan siya nagising matapos niyang mawala ng malay sa gate ng bahay ni Lucia. Pagdating nila Kit Kat sa bahay, agad na pumunta sa kanyang kwarto si Makoy para magkulong. Wala siyang ibang sinabi sa nanay at kapatid niya maliban sa mag-iingat tuwing gabi at siguraduhing nakakandado ang mga pinto at bintana. Hindi rin nakalimutan ni Makoy na palalahanan ng mga ito na huwag magpapapasok ng kahit na sino sa bahay nila kahit pa kilala nila ito. Katulad na lamang ng girlfriend niyang si Lucia at ng kuya nitong si Diego. Nagtataka man si Aling Ason at Kit Kat sa inaastat sinabi ni Makoy ay kibit balikat nilang na sinunod ito. Kinaumagahan, hindi pa rin mapakalis si Makoy. Paputol-putol ang tulog niya dahil sa takot na baka bigla na lang silang pasukin ng aswang. Kung aswang talaga si Lucia, bakit sinasabi niya sa akin ang paraan kung paanong papatayin ng mga kauri niya? Ibig bang sabihin nun, gusto niya akong lumaban sa kanya o sa mga kauri niya kapag inatake nila ako? Pero paano kung hindi pala totoo ang mga sinabi niya sa akin tungkol sa paglalagay ng butil ng kanin sa baril? Makoy! Ano bang binubulong-bulong mo dyan? At saka anong baril? Tama bang narinig ko? Nay? Sa tingin niyo po, mapapatay ba ng baril ang mga aswang ko sakali? Ano?
Ay, naku, ayaw ka na naman, Makoy. Puro ka na lang aswang dito, aswang doon. Eh, bakit ba ganyan na lang ang palaging bukang bibig mo? Abat malay ko ba kung gagana ang baril sa aswang? Hindi ko pa naman nasubukan. At saka wala pa naman akong nakaharap na aswang. Ay, hindi naman siguro sila totoo. Paano nga po kung totoo sila? Kailan po kaya kayo maniniwala? Kung pinagpipiesta na nila ang lamang loob mo? Hoy, Makoy! Abay, ayoko nang marinig ang usapang aswang na yan dito sa bahay. Itigil mo na yan. Kumain ka na lang dyan at pumasok ka na sa trabaho. Ah, basta mag-iingat rin po kayo rito. Lalo na mag-isa lang kayo rito sa loob ng bahay. Kapag may pasok kami ni Kit Kat. Eh, ano naman? Anong mangyayari sa akin dito? Kilala naman natin ang mga taong nakatira sa paligid. Pero Nay, sa pangalan lang po natin sila kilala. Hindi po natin alam ang totoo nilang pagkatao. Siya nga po pala. Pag pumunta dito si Lucia, sabihin niyo po. Huwag na rin po siyang papasukin sa bahay kapag wala ako rito. Ay, bakit naman? Nag-away ba kayo? Basta po, huwag niyo na po siyang papapasukin kapag walang ibang kasama rito. Ay, nako. Bahala nga kayo dyan. O siya, yung baon mo pala naayos ko na. Kanin lang yan. Bumili ka na lang ng ulam sa malapit na karinderiya. Ah, sige po. Salamat. O nga pala, Nay. Sa tingin nyo, magkano po kaya yung baril? Gusto ko po sana bumili ng pang self-defense. Aray ko, Nay. Bakit naman po kayo nang babatok? Hey, baril! Ano yung pinagsasasabi mo? Loko ka, ha? Huwag na huwag mong isiping bumili o humawak man lang ng ganon. Delikado yon, Makoy. Gusto ko lang naman po maging handa. Eh, tapos ka na bang kumain? Kung ganon, umalis ka na at baka malate ka pa sa trabaho mo. Tama na yung baril at aswang na yan, ha? Dahil kung hindi, pipingutin na talaga kita. Opo. Alas 7 ng umaga ay nasa bayan na si Makoy para pumasok sa bakery na pinagtatrabahuhan niya. Maaga pa lang ay marami nang pumupunta para bumili ng bagong labas na tinapay. Kilala ang bakery na pinagtatrabahuhan ni Makoy dahil mura na ay masarap ang tinapay na tinda. Pagpatak ng alas 12 ng tanghali ay pinalitan si Makoy ng kanyang kasama para makapananghalian siya. Kagaya ng sabi ni Aling Ason, ay bumili na lamang ng ulam si Makoy sa karinderiya na malapit. Pipili na sana ng ulam na bibilhin si Makoy nang mapagtanto niyang si Diegong nagbabantay sa karinderiya. Bigla siyang namutla at naduwal nang maalala ang mga taong itinuturing ni Diego na parang baboy. Hindi niya kayang isipin kung totoong karni ba ng baboy ang mga nasa ulam na ibinibenta nila o karni ng tao. Anong sayo? Bigla akong naalala. Hindi ko nga pala dala yung wallet ko. Sandali lang ha. Kukunin ko muna sa panaderya. Hindi na kailangan. Pumili ka na lang ng mga gusto mong ulam. Ha? Hindi naman pwede yun. Pipili ka ba? O ako ang pipili para sayo? Ano? Yung adobong sitaw na lang sa akin. Bakit naman yun? Ayaw mo ba ng nilaga? Masarap to. Diet kasi ako eh. Yung adobong sitaw na lang sa akin. Salamat. Ito, isang serve ng adobong sitaw at isang serve ng nilaga. Huwag mo nang bayaran. Sabi naman ni Lucia, pwede ka naman kumain ng libre dito. Ha? Ganun ba? Salamat. Tulala lang si Makoy nang makabalik ng bakery. Naisip niya bigla na mas mabuti pang mag-ulam ng nilaga o pritong itlog kaysa kumain ng nilaga na ibinibenta ng magkapatid na aswang. Biglang nawala ng gana si Makoy kumain. Nawala rin ang nararamdaman niyang gutom. Itatapo na sana niyang ibinigay na ulam ni Diego para makasigurado na hindi siya makakakain ng karni ng tao nang pigilan siya ng kasama niya sa trabaho. Nang tanungin ito si Makoy kung bakit at balak niyang itapon ang pagkain
ay hindi makasagot ang binata. Hiningi ng katrabaho ni Makoy ang ulam na itatapon sana niya. At dahil hindi masabi ni Makoy na aswang ang nagluto ng mga yon, ay wala siyang nagawa kung hindi panoorin ang kasamahan na kainin ng nilaga at adobong sitaw na galing kay Diego. Gutom na gutom si Makoy nang makauwi siya sa kanila. Kumain naman siya ng tinapay, pero iba pa rin talaga pagkanin at ulam. Pagdating niya sa bahay, ay nakarinig siya ng masasayang tawanan. Kunot noon ni Makoy na lumapit sa pintuan, nang bigla itong bumukas at iniluwa nito ang kanyang nanay. Makoy, nandito ka na pala. Abay, may bisita ka. Bisita ho? Wala naman po akong inaasahang pupunta. Ay, nako! Halika na sa loob nang makilala mo kung sino ang pumunta rito para bisitahin ka. Ala! Bilisan mo na at maghahanda ako ng merienda. Bakit hindi nyo na lang po sabihin, ay? Sino po ba kasi ang pumunta rito? Lucia? Makoy, nandito ka na pala. Kanina pa kita hinihintay dito. Ha? Bakit ka nga pala narito? Ano ka ba? Siyempre na-miss kita, no? Ikaw ba? Hindi mo ko na-miss? Siyempre na-miss. Sino nga palang kasama mo? Ay, oo nga pala. Sila ang mga magulang ko, Makoy. Gusto kanilang makilala kaya pumunta kami rito sa inyo. Ganun ba? Ako nga po pala si Makoy, ang boyfriend po ni Lucia. Kumusta po kayo? Pasensya ka na, Makoy, ha? Hindi kasi pala salita si na mama at papa. Pero masaya naman daw sila at nakilala ka na nila ngayon. Mabuti naman. Siya nga pala. Kailangan na naming umuwi. Kasi anong oras na, diba? Ma? Pa? Makoy, pasensya ka na ulit, ha? Kung pumunta kami rito nang hindi nagpapaalam sa'yo. Kita na lang ulit tayo bukas. Sige. Ingat kayo. Ay, Lucia, iha. Saan naman kayo pupunta? Aling Ason, uuwi na po kami. Magdidilim na kasi. Medyo malayo pa yung sa amin. Kaya kailangan na po naming umalis. Salamat na lang po sa merienda. Nakapag-usap naman ba kayo ni Makoy? Pwede naman na dito na kayo maghapunan. Nay, huwag niyo na po silang pilitin. Sa susunod na lang po, Aling Ason. Sige po, mauna na po kami. Sige. Mag-iingat kayo. Nay naman, sabi ko naman sa inyo, huwag kayo basta bang papapasok ng kahit na sino. Lalo na mag-isa lamang kayo dito sa bahay. Makoy, anong pinagsasabi mo dyan? Siyempre kailangan ko silang papasukin. I-girlfriend mo yon at magulang niya. Balang araw, magiging mga biyanan mo yon. Hindi nga tayo nakasiguro dyan eh. Tsaka pag naalaman mo yung totoo, magbabago rin ang isip mo. Ano yon? May sinasabi ka ba? Ewan ko sa'yo, Makoy, ha? Boto naman ako dyan kay Lucia. Bukod sa mabait na, masipag at magalang din na bata. Siya na rin yata ang pinakamagandang dalagang nakita ko rito sa bayan natin. Halos nasa kanya na ang lahat ng pwede mong hilingin. Mabuti nga't nagkagusto sa'yo. Aayaw ka pa ba? Kaya kung ako sa'yo, anak, huwag mo nang pakawalan si Lucia. Mag-ipon ka na ng pampakasal. Ayan na naman po kayo ni. Magpapakasal po ako kapag handa na ako. Nasaan nga po pala si Kit Kat? Hindi ko yata naririnig yung boses niya simula nung dumating ako. Tulog na ba siya? Nako, hindi pa nakaka-uwi ang kapatid mo. Abay, kausapin mo nga yan, Makoy. Baka mamaya nagbo-boyfriend na pala yan, hindi lang nagsasabi. Madalas gabi na umuuwi. Dati naman alas 4 pa lang nandito na yon. Sikit ka talaga, oo. Sabi ko nang huwag magpapagabi. Tigas talaga ng ulo ng batang yun. Oo, saan ka na naman pupunta? Tulungan mo na ako maglinis ng isda at ipiprito yan para sa ulam natin. Iwanan nyo na lang po yan, Janay. Susunduin ko lang po si Kit Kat. Ako na po mamaya maglilinis ng isda at magluluto niyan. Magpahinga na lang muna kayo. Sige,
pero bumalik kayo kaagad. Huwag kayong masyadong magpagabi at baka mapaano kayo. Sige po, inay. Ako nang pong bahala. Isara niyo po ang pinto kapag umalis na ako, ha. Huwag niyo pong bubuksan hanggat hindi kami nakababalik ni KitKat. Ay, oo na. Alat, bilisan mo na. Dalhin mo na rin itong flashlight nang may ilaw kayo sa daan. Opo, salamat po. Aalis na muna ako, inay. Dali-daling umalis si McCoy para sunduin ang kanyang kapatid. Hindi niya mapigilang mainis kay KitKat dahil hindi nito sinusunod ang mga biling niya. Pero kahit na ganoon, ay nangingibabaw pa rin ang pag-aalala ni McCoy sa kapatid. Mahigit kumulang 200 metro ang layo ng bahay nila McCoy sa pinakamalapit na bahay sa kanila. Madilim ang daan mula sa ibang bahay papunta sa kanila. Kaya hindi mapigilan ni McCoy na mag-alala para sa dalagitan niyang kapatid. Hindi pa nakakalayo si McCoy sa kanila nang biglang sumulpot si Lucia sa tabi ng daan. Halos lumundag ang puso ni McCoy palabas sa kanyang dibdib nang makita niya ang girlfriend na naglalakad palabas ng tubuhan. Aswang! Grabe ka, McCoy, ah! Mukha ba akong aswang? Ang ganda ko namang aswang kung ganun. Lucia, bakit ka nandyan? Akala ko ba umuwi ka na kanina? Nauna na sina mama at papa. Nagpaiwan ako para sana bumalik sa inyo at kausapin ka. Hindi na kasi tayo nakapag-usap ng maayos simula nung isang gabi. Ha? Pero marami kang ginagawa, di ba? Baka hanapin ka sa inyo. Hindi yun. Teka nga, iniiwasan mo ba ako, McCoy? Ha? Hindi, ah. Bakit naman kita iiwasan? Hindi ko gagawin yun. Eh bakit hindi mo ako tinatawag na babe? Simula yata nung bumisita ka sa amin, nanlamig ka na sa akin. Galit ka ba dahil sa sinabi sa'yo ng kuya ko? Huwag mo nang pansinin yun. Wala naman siyang magagawa kung ikaw ang gusto ko. Ang totoo niyan, binigyan ako ng kuya mo ng libreng ulam kanina. Oh, eh di ba di pala kayo? Hindi ka na natatakot sa kanya? Ha? Siyempre natatakot pa rin ako. Ang laki kaya ng katawan ng kuya mo. Laki pa ng boses kumpara sa akin. Parang kayang-kaya niya lang akong ibalibag kung kailan niya gusto. Bakit ka naman niya ibabalibag? Ikaw talaga mo kuyo. Nakakatawa ka pa rin. Sa totoo lang, namiss ko to. Mas masaya pa rin kapag magkasama tayo. Kagaya ng dati. Kaya huwag ka mag-alala. Kapag umalis na ulit sina mama, magkikita na ulit tayo araw-araw. Kailan pala sila aalis? Hindi ko pa alam eh. Sana nga umalis na sila agad. Teka, ano palang ginagawa mo rito sa labas? Si KitKat, sandali lang, Lucia. Susunduin ko palang kapatid ko. Ha? Hindi ba si KitKat yung naglalakad papunta rito? Saan? Wala naman ako nakikita. Tingnan mo ngang mabuti. Suot pa ngang uniforme niya eh. Gusto mo hindi inaling natin siya rito? Siguro mga 5 minuto nandito na siya. Pupuntaan ko na lang siya. Baka kasi wala siyang ilaw eh. McCoy, ayaw mo bang mapag-isa kasama ako? Lucia, ang lapit mo naman. Baka may makakita sa atin dito. Ikaw na nga ang nagsabi, diba? Madilim dito. Kaya sigurado akong walang makakakita sa atin. Tsaka malayo pa si KitKat. May ilang minuto pa tayo. Hindi mo ba ako na-miss? Na-miss? Ang ibig kong sabihin... Ang lambot talaga ng labi mo, McCoy. Sige na ha, sa susunod ulit. Sana hindi ka na magulat kapag hinalikan ulit kita. Teka, nandiyan na pala si KitKat. Mauna na ako ha. Aalis ka na ba? Sa susunod na lang ulit, McCoy. Bye. Bye. Pero bakit sa tubuhan ang punta niya? Kuya? Kuya! Oh, KitKat, bakit ngayon ka lang?
Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang magpapagabi, di ba? Si ma'am naman kasi, ayaw niya kaming pauwiin hanggat hindi namin nalilinis yung classroom. Nahirapan rin ako makipagsiksikan sa tricycle. Kaya ngayon, last trip na yung sinakyan ko. Mabuti nga may bakante pa eh. Sa susunod, dumaan ka na lang sa panaderya kapag uwian na. Para sabay na lang tayo. Para kahit maabutan tayo ng gabi, magkasama pa rin tayo pa uwi. Asus! Si kuya oh, biglang naging mabait. Teka, mag-aasawa ka na ba kaya biglang bumait ka sa akin? Nag-propose na ba sa'yo si Ate Lucia? Huwag mo nang sayangin si Ate Kuya. Full package na yun. Hoy, kailan pa ako hindi naging mabait sa'yo, ha? Tsaka, pareho lang kay ni nanay ng sinasabi. Kapag mag-aasawa na ako, ako na yung magpo-propose. Hindi yung babae. Ewan ko lang. Tara na nga, nagugutom na ako eh. Ano pa lang ulam natin? Magdusa ka, dahil hindi pa naluluto yung ulam. Pero bilisan na natin, nagugutom na rin ako eh. Sandali kuya, naririnig mo ba yung naririnig ko? Kit Kat, hawakan mo ang kamay ko. Huh? Huwag kang bibitiwa. Pagbilang ko ng tatlo, sabay tayong tatakbo. Isa, dalawa, tatlo! Bilis! Habol hininga ang magkapatid nang umuwi sila. Parehong namumula ang mukha nila Makoy at Kit Kat nang pagbuksan sila ng pinto ni Aling Ason. Nang tanungin sila ng kanilang nanay ay kung bakit kailangan nilang tumakbo, sabay na sumagot ang magkapatid na hinahabol daw sila ng aswang. Hindi naman naniwala si Aling Ason sa sinasabi ng mga anak niya at nagkibit balikat na lamang. Sinubukan pang magpaliwanag ni Makoy, pero malakas ang paniniwala ni Aling Ason na hindi totoo ang mga aswang at ito'y katang-isip lamang. Ay nako, ganyan na ganyan din ang tatay nyo noong nabubuhay pa siya. Palagi niyang sinasabi na may mga aswang na nakatira sa paligid natin. Eh kung ako lang din naman ang tatanungin, hindi ako naniniwala. Ay bakit? Eh wala naman kasing mga sungay ang mga kapitbahay natin. Kapag lumalabas naman ako tuwing Linggo para mamalengke, eh mga tao naman ang nandoon at hindi naman mga aswang. Kaya tigil-tigilan yung dalawa yung kakakaaswang nyong yan. At ikaw, Kit Kat, abay nahawa ka na sa kuya mo. Pero Nay, totoo nga po. Pauwi na kami ni kuya nang marinig namin yung kakaibang tunog mula sa tubuhan. Kung ayaw niyo yung maniwala, eh di subukan mong lumabas. Baka maaktuhan mo talaga na may totoong aswang. Hindi raw totoong aswang. Eh bakit po kayo natatakot lumabas mag-isa sa gabi? Iyaan mo na, Kit Kat. Kahit anong sabihin mo, hindi talaga maniniwala si nanay sa mga aswang. Maliban na lang siguro kung harap-harapan niya makita ang inaakala niyang mabait na tao, kumakain pala ng lamang loob ng kapwa-tao. Kung hindi aswang ang tawag doon, eh ano pala yun? Ay, naku kayo talaga ha. Nagagawa niyo pa talaga akong pagtulungan. O siya, Makoy. Akala ko ba ikaw ang magluluto ng ulam natin? Dalian mo na at nakahanda na ang kawali at isda. Pipirituhin mo na lang. Opo, gagawin ko na po. Wow! Pritong galunggong ang ulam natin. Ang sarap naman, kuya. Ako nang gagawa ng sausawan. Ah, sige. Damihan mo ng kamatis at sibuyas, ha? Oo ba? Gutom na kasi ako. Tamang-tama, masarap ang ulam. Oo nga eh. Ako nga rin, kanina pa ako nagugutom. Aba-aba! Ay kung makapagsabi kayo na gutom, hindi ba kayo nakapananghalian? Hindi po. Sa katunayan nga po, nasa akin pa rin yung baon kong kinain kanina. Ha? Eh baka kanin ang ibig mong sabihin. Opo. Naku, ikaw talaga Makoy, oo. Wala lang. Di ba kasi ako nagugutom kanina, tsaka wala akong mapagbilan ng ulam. Eh, hindi ka na ba bumibili ng ulam doon, kina Lucia? Eh, di ba nga ang sabi mo, masarap ang mga lutong ulam nila. Naubusan po kasi ng luto nung bibili sana ako. Ah, teka lang na ya. Nagmamadaling pumunta si Makoy sa kusina para maghilamos ng mukha. Pakiramdam niya
ay bumabaliktad ang kanyang sikmura nang muli niyang maalala ang mga narinig niya sa bahay ng kanyang girlfriend noong bumisita siya. Pilit na pinakalma ni McCoy ang sarili. Alam niyang walang maniniwala sa kanya kahit na sabihin niyang aswang ang pamilya ni Lucia. Nagpapasalamat na lang din siya at wala silang nababalitaan na naging biktima ng aswang sa kanilang lugar. Pero kahit na ganun, hindi maalis sa isipan ni McCoy na may mga taong namamatay dahil sa mga aswang na katulad ng kanyang girlfriend. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni McCoy matapos niyang lutuin ang kanilang ulam na pritong galunggong. Marahas na umiling si McCoy para kalimutan ang mga bagay-bagay tungkol sa aswang. Ayaw niyang pagalitan ulit siya ng kanyang nanay at mas lalong ayaw niya rin na mawala ng gana. Pagkatapos kumain nila McCoy ay agad siyang nagpaalam na mauuna nang pumasok sa kanyang kwarto. Napansin niya ang pag-aalala sa mata ng kanyang nanay at kapatid, pero wala namang sinabi mga ito kaya't pinapasalamatan ni McCoy na hindi niya rin kasi alam kung saan siya magsisimula para paniwalaan siya ng mga ito na totoo ang mga aswang. Kagaya nga ng mga nagdaang gabi, hindi ulit nakatulog ng maayos si McCoy. Pinili na lamang niyang bumangon ng maaga para pumasok sa trabaho. Sa dami ng iniisip niya, mas gugustuhin na lang ni McCoy na magtrabaho. Oh, anak, gising ka na pala. Gusto mo na bang mag-agahan? May natira pang isda kagabi. Ininit ko na yan para may pang-agahan kayo ng kapatid mo. Mamaya na lang po ako kakain ay. Hindi naman po ako nagugutom. Bakit nga pala ang aga niyong nagising? Eh, wala lang. Bigla ko lang napanaginipan ang tatay mo. Kaya hindi ako makatulog ulit. Teka, Nay? Ano yung hawak mo? Hindi ba baril yan? Oo, sa tatay mo to. Galing pa yata to sa lolo mo. Matagal na itong nakatago lang. Ewan ko lang din kung nagamit ba ng tatay mo to noong nabubuhay pa siya. Basta naaalala ko lang kahapon nung nagtanong ka tungkol sa baril. Wow! Totoong baril po talaga ito? Mukha bang laruan? Abay siyempre totoo yan. Kung tama ang pagkakaalala ko, revolver yata ang tawag dito. May anim na lagayan ng bala. Eh pero tatlong bala na lang ang natitira. Kaya swertihan na lang talaga kapag pinaputok to. Nay, bakit nyo naman po inilabas ang baril ni tatay? Eh, hindi ko rin alam, anak. Naisip ko lang na tingnan at linisin. Baka kinakalawang na. At saka wala akong balak na ibigay sa'yo to. Pero ilalagay ko ito doon sa kabinet sa may sala. Baka sakaling kailanganin natin sa susunod, pamproteksyon ko sa inyo. Nay, may nangyari po ba? Bakit parang maputla kayo? Ay, hindi ko rin alam, McCoy. Hindi lang kasi ako mapakali. Parang may kung anong masamang mangyayari. Maayos naman ang pakiramdam ko kahapon. Eh pero alam mo ba, sa panaginip ko raw, nagsisigaw ang tatay mo. Hindi ko makalimutan ang mukha niya habang sumisigaw siya. Parang may ipinapahiwatig siya na hindi ko mawari. Ano po bang isinisigaw ni tatay? Isang salita lang yon. Yon ang sinasabi niya. Paulit-ulit siyang sumisigaw. Ang sabi niya, aswang, aswang. Eh kaya pagising ko, agad kitang naalala. Madalas mo kasing banggitin yung tungkol sa aswang. Kaya tatanungin kita ngayon, McCoy. Naniniwala ka ba talaga sa mga aswang? Opo, Inay. Naniniwala po ako sa mga aswang. Alam ko po na hindi madali paniwalaan. Dahil wala naman tayong nababalitaan na may nangyaring aswangan dito sa lugar natin. Pero malay natin, baka sa ibang lugar pala maraming nagpaparamdam. Tsaka naramdaman kong may nakamasid lang sila sa paligid, lalo na tuwing gabi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na huwag kayo basta-basta magpapapasok ng tao
kahit na sino sa bahay natin. Hindi pa rin ako naniniwala na may aswang Makoy. Pero kung sakaling mali ako at tama ka, sana'y makatulong ang baril na ito. Pero tandaan mo, siguraduhin mo muna na totoong kalaban ang kaharap mo. Ayokong mabalitaan na dinampot ka ng mga pulis dahil nakasakit o nakapatay ka ng inosenteng tao. Opo. Tatandaan ko po yun. Ipangako nyo rin po sa akin na susundin nyo po ang mga bilin ko. Kailangan nyo rin po maging alerto, lalo na kapag nag-iisa lang kayo dito sa bahay. Huwag na huwag po kayo magpapapasok ng bisita, lalo na't wala kami. Eh paano naman kung si Lucia ang bisita? Abay, girlfriend mo yon. Ayoko namang magmukhang kontrabida sa relasyon ninyo. Nay naman, hindi pwede. Kahit si Lucia pa yan, hindi mo siya pwedeng papasukin. Kapag pumunta siya dito, sabihin mo wala ako. O di kaya'y puntahan niya na lang ako sa panaderya. Uy siya, sige. Ililigpit ko muna itong baril. Maligo ka na rin at ipaghahain kita ng agahan. Opo. Malakas ang kabog ng dibdib ni Makoy habang papunta sa bakery. Alam niyang hindi matutuwa si Aling Ason kapag nalaman nito na kinuha niya ang baril at dinala sa pinagtatrabahuhan. Hindi rin alam ni Makoy kung bakit, pero may kakaiba siyang nararamdaman. Mas lalo pang kinabahan si Makoy nang dumating siya sa bayan. Maraming nagkukumpulang tao sa labas ng munisipyo, kaya hindi niya mapigilan na makiosyoso. Nang tanungin ni Makoy ang isa sa mga tao roon, sinabi nito na may biktima raw ang aswang sa kanilang bayan. Nanlaki ang mga mata ni Makoy sa narinig. Buong akala niya ay hindi nangunguha ng bibiktimahin si Lucia sa kanilang lugar. Dahil wala siyang nababalitaan, kaya ganoon na lamang ang gulat niya nang marinig ang sinabi ng mga tao sa munisipyo. Pagkatapos makipagsiksikan, nagawa pa rin ni Makoy na sumilip sa natitirang katawan ng mga biktima. May malaking butas sa harapan ng katawan nila at parehong nawawala ang mga atay at puso at ang iba pang lamang loob ng mga ito. Halos maluwa lahat ni Makoy ang kinain niyang agahan dahil sa nakita. Kinilabutan siya dahil alam niyang posibleng si Diego at Lucia ang may kagagawa nito. Hindi rin nagtagal sa munisipyo si Makoy at dali-dali siyang pumunta sa pinagtatrabahuhan. Buong araw ay hindi mapakali si Makoy habang nagtatrabaho. Madalas niyang tingnan ang orasan sa pag-asang pupuntahan siya ni Lucia. Naisip ng binata na kailangan niya nang ipagtapat sa dalaga na alam niya nang tungkol sa pagkatao nito. Sa huli, nabigo si Makoy nang hindi man lang nagpakita si Lucia hanggang sa pauwi na siya. Mas mabuti pa siguro, puntahan ko na lang siya sa kanila. Tsaka, nasa akin naman yung baril ni tatay, kaya kahit papano, may panlaban ako. Ano na namang ginagawa mo rito? Bawal ka rito! Uwi! Gusto ko lang makita si Lucia. Saglit lang to. May sasabihin lang ako sa kanya. Ang lakas talaga ng apog mo para pumunta dito sa lugar na to sa ganitong oras, ha? Alam mo bang pwede mong ikamatay yung pagpunta rito? Bakit? Dahil ba aswang kayo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Umalis ka na lang habang mahaba pang pasensya ko. Ayoko ng gulo. Lalo na't mainit ngayon ang ulo ni Lucia. Hindi ako alis dito hanggat hindi ko nakakaharap si Lucia. Lucia! Lucia, nandito ako! Nandito ako para kausapin ka! Pwede mo kitang makausap kahit saglit lang! Sinasabi ko nang hindi pwede, di ba? Bakit ba tigas ng ulo mo? Si Lucia! Lucia! Sabay na tumakbo ang dalawa papasok sa bahay. Nagulantang si Makoy nang madatna nilang isang malaking itim na pusa sa sahig. May malaking sugat ito sa gilid. Nang lalapitan na sana ni Makoy ang kawawang hayop, ay bigla itong nagpalit ng anyo bilang isang aso. Kagaya ng pusa, may sugat pa rin ang aso sa gilid nito.
Ngunit mas maliit na ang sugat kumpara sa dati. Maya-maya pa ay muling nagpalit ng anyo ang itim na aso. Naging tao ito, si Lucia. Nakahandusay si Lucia at naliligo sa sarili nitong dugo. Walang kahit anong saplot ang dalaga at tanging mantsa na lang ng dugo ang bumaloy sa kanyang malapor sila ng balat. Mabilis na iniiwas ni Makoy ang kanyang tingin at inilibot ito. Nagsitayuan ang mga balahibo niya sa katawan nang makitang nakakalat ang lamang loob ng tao. May mga tira-tira ng atay at bituka sa sofa at may kalahating puso ng tao na nasa plato sa harap ni Lucia. Nang itinaas ni Lucia ang mukha nito, ay nagulat ang dalaga nang makita si Makoy. Biglang lumambot ang ekspresyon ng mukha niya nang makita ang binata. Pero nang lumipat ng tingin si Lucia kay Diego, ay salubong na ang mga kilay nito. Lucia, ano nangyari sa'yo? Nasaan sila mama at papa? Mga hayop na yun. Tumakas na sila. Bakit ang tagal mong tumating? Mga traidor sila sa angkan natin, kuya. Gusto nilang ibigay ko sa kanila ang perlas ng kadiliman. Kapalit ang pagtigil nila sa kawalang hiyang ginagawa nila sa bayan na sinasakupan ko. Pero kasama na sila sa pinakamalakas na aswang sa angkan natin. Bakit pa nila gustong kunin ang kapangyarihan mo? Wala ka talagang kalam-alam, kuya. Kaya hindi ka nabiyayaan ang kapangyarihan na kasing lakas ng sakin. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Gusto nila na maging pinakamalakas sa lahat ng angkan. Hindi sila pabor sa akin, kuya. Ayaw nilang isuko ang posisyon bilang pinuno ng angkan. Lucia? Makoy, hindi mo ko pwedeng makita ng ganito. Makoy, umalis ka na. Hindi. Pumunta ako rito para kausapin ka, Lucia. Hindi ako aalis hanggat di ko nasasabi sa'yo ang gusto kong sabihin. Hindi ka mo nakakaintindi. Ang sabi niya, umalis ka na. Bitiwan mo ako. Hindi ikaw ang pinunta ko rito, Diego. Sumasagot-sagot ka pa. Hetong sa'yo. Bakit ka ba nanundutok bigla? Sa tingin mo ba, aalis agad ako kapag sinaktan mo ako? May panlaban ako sa'yo. At sa tingin mo ba, gagana sa akin yung baril mo na yan? Ha? Hindi mo ba alam na hindi tinatabla ng baril ng mga aswang? Ganun ba? Pero may nagsabi sa akin na gumagana ang baril sa mga katulad nyo. Aamin ka rin pala? Isa ka palang aswang? At sino naman ang walang utak na nagsabi sa'yo yan? Ako ang nagsabi sa kanya, Diego. Sinabi ko kay Makoy kung paano niya mapapaputok ang baril kapag may kaharap siyang aswang. Pero Lucia... Sa tingin mo ba, hindi ko malang tuturuan ang boyfriend ko ng panlaban sa lahi natin? Pinantaan na kita na huwag mong pakikialaman si Makoy. Pero anong ginawa mo? Pinilit mo pa siyang kumain ng karne ng tao! Ginawa ko lang yun para sa'yo, Lucia. Kapag naging aswang na rin siya, hindi mo na kailangan pang itago ang tunay mong pagkatao sa kanya. Pero hindi yun ang gusto ko, Diego! Gusto ko si Makoy bilang tao. Hindi niya kailangan maging aswang! Lucia! Ang dibdib ko! Ang sakit! Lucia! Huwag ka lalapit, Makoy! Kapag lumapit ka, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko! Lucia, totoo ba na ikaw may kagagawan sa mga biktima ng namatay kanina umaga? Sabihin mo sa akin ang totoo. Isa ka ba talagang aswang? Makoy, pagkatapos na mga nakita mo, hindi ka pa rin ba naniniwala na isa akong aswang? Pagkatapos sa mga nakita ko, kung sasabihin mo na hindi ka aswang, maniniwala ako. Ito ba talagang nagustuhan mo, Lucia? Diego! Tahimik! Akin ang natitirang apunan ko sa plato! Sinunod ni Diego ang utos ni Lucia. Dinampot sa sahigang plato na may lamang kalahating puso ng tao. Nakangisi niya itong ibinigay kay Lucia
na siyang kinain naman agad nito. Mulagat ang mga mata ni Makoy at mariing nakakuyom ang mga kamao habang nakatingin sa nobya na kumakain ang hilaw na puso ng tao sa kanyang harapan. Tahimik na inubos ni Lucia ang laman ng plato niya bago muling hinarap ang kanyang nobyo. Marahan niyang pinunasan ang gilid ng kanyang labi at tumayo para maglakad papunta sa direksyon ni Makoy. Otomatikong napaatras si Makoy habang nakatutok ang kanyang baril sa duguang dalaga. Nangatog ang mga tuhod ni Makoy nang tumigil si Lucia sa harapan niya. Walang ano-ano ay tumulo ang luha ng dalaga. Magsasalita na sana si Makoy nang biglang may lumabas na dugo mula sa bibig ni Lucia. Nagsisimulang mangitim na rin ang mga labi at nagsilabasan na rin ang maliliit na ugat sa mukha ng dalaga. Makoy, barilin mo ko. Hindi magiging payapa ang lugat na ito. Kung mananatili akong buhay. Hindi, Lucia. Hindi kita kayang patayin. Sige na. Patayin mo na ako. Kung hindi, kayong mapahamak. Hindi. Ayoko. Ayoko maging kriminal. Parang awa mo na, Makoy. Hindi ko na kayang buhay. Pinagsisisihan ko lahat ng ginawa ko. Wala akong magawa. Kasi pinanganak akong ganito. Kaya kung totoong mahal mo ako, tapusin mo na ako, Makoy. Makoy! Huwag na huwag mong sasaktan ang kapatid ko! Hindi kita mapapatawad kapag sinaktan mo siya! Kuya, huwag kang mangialam. Ito ang gusto ko. Ayoko nang maging aswang. Ayoko nang gumawa ng kasamaan. Hindi ka pwedeng pumili, Lucia. Ipinanganak kang aswang at mananatili kang aswang hanggang sa huling hininga mo. May magbabago ba kapag namatay ka? Wala! Kahit mawala ka pa, hindi mauubos ang lahi ng mga aswang, Lucia! Tama ang kuya mo, Lucia! Kahit mawala ka, hindi mauubos ang mga aswang! Patawarin mo, Makoy. Hindi ko sinasadyang ipanganak na isang aswang. Alam ko, Lucia. Alam kong higit kanina man, hindi mo gusto maging aswang. Kaya naniniwala ako sa'yo na kaya mong magbago. Huwag kang susuko. Nandito lang ako. Kaya siguro, minahal kita. Kasi ganitong klaseng tao ka, Makoy. Sayang lang, kasi hindi kita pinagkatiwalaan. Kung sana sinabi ko agad sa'yo ang tunay kong pagkatao, baka nagkaroon pa ako ng pagkakataon na magbago. Pero wala eh. Hindi na rin ako magtatagal sa mundong ito, Makoy. Lucia, anong ibig mo sabihin? Bakit ganyan ka magsalita? Bago pa kayo dumating ng kuya ko, uminom ako ng lason galing sa kilala kong albularyo. Alam kong hindi ako mapapatay ng simpleng baril lamang dahil sa makapangyarihang perlas na nasa loob ng katawan ko. Lucia! Ito ang nagbibigay ng kapangyarihan ko bilang aswang at gusto itong kunin ng mga magulang ko. Gusto nilang pamunuan ang angka naming aswang. Hindi! Hindi, Lucia! Hindi ito pwede! Baka may ibang paraan! Sabihin mo sa akin! Gagawin ko para mailigtas ka! Para awa mo na! Sabihin mo! Kailangan mo kong barilin sa dibdib, Makoy! Kailangan mabasag ang perlas ng kadiliman. Kung hindi, mapupunta ito sa maling kamay at mas lalong magiging mabangis ang mga aswang. Lucia! Hindi mo dapat sinasabi sa kanyang tungkol sa perlas. Hindi ka pwedeng mamatay. Ikaw lang ang susundin namin na pinuno ng akan natin. Tumahimik ka, Diego! Hindi ko magdidesisyon. Kaya manahimik ka. Hindi na kayang tanggapin ang katawan ko ang kapangyarihan ng perlas. Sa oras na mamatay ako, mapupunta ang perlas sa pinakamalakas na aswang na natitira sa ating angkan. At hindi ikaw yun, Checo! Ayos lang sa akin, Lucia. Ayos lang na hindi ako ang nagmamayari ng perlas. Para sa'yo ang perlas at ikaw lang ang karapat dapat na may hawak niyan.
Kaya hindi ka pwedeng mamatay. Huli na ang lahat. Lucia. Lucia, huwag mo kong iiwan. Magpapakitatag ka, Lucia. Makoy, ito na ang huling hiling ko. Parilin mo ako sa dibdib. Siguraduhin mong mababasag ang perlas. Bakit ang sama mo, Lucia? Hindi ko kahit gawin niya sa'yo. Kung mahal mo ako, pagbibigyan mo ang gusto ko, Makoy. Pero ayoko mamatay ka! Wala na tayong oras, Makoy. Tapusin mo na ako bago pa dumating mga magulang ko. Lucia! Hindi mo kami pwedeng iwan. Hindi mo pwedeng iwan ang ating angkan. Diego! Diego! Gamitin mo ang baril ni Makoy para basagin ang perlas ng kadilimang taglay ko. Lucia! Ano bang pinagsasasabi mo? Masusunod. Hindi! Hindi, Diego! Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi mo pwedeng patayin si Lucia! Nakipagbuno si Makoy kay Diego para sa baril nang subukan itong kunin ang huli pagkatapos na magbigay utos ni Lucia. Sa buong buhay ni Makoy, hindi pa siya nakipag-agawa ng baril sa taong mas malaki ng dihamak at mas malakas kaysa sa kanya. Napapasigaw si Makoy sa bawat tama ng matitigas na kamao ni Diego sa kanyang mukha. Pero kahit ganun pa, hindi niya pa rin binibitawan ang hawak na baril. Buo ang loob ni Makoy na tutulungan niya si Lucia na magbagong buhay. Habang nakikipaglaban kay Diego, nalaman ni Makoy kung gaano niya kamahal si Lucia. Hindi niya kayang mawala ang dalaga. Handa siyang panindigan ng anumang responsibilidad na dulot ng pagkakaroon ng aswang na kasintahan. Ilang minutong tiniis ni Makoy ang mabibigat na suntok at tadyak sa kanya ni Diego para lang protektahan ang baril na siyang tatapos sa buhay ng kanyang pinakamamahal. Pero kahit ginawa niya ng lahat ng kanyang makakaya, ay hindi pa rin nagtagumpay si Makoy. Nagawang agawin sa kanya ni Diego ang baril at bago pa man siya makagalaw para muli itong bawiin, ay nagawa ng kalabiti ni Diego ang gatilyo. Isang nakakabinging putok ang umalingaw-ngaw sa kalagitnaan ng gabi. Kasunod nito ay ang malakas na sigaw ni Makoy at hagulhol ni Diego. Lucia! Lucia! Hindi! Hindi ko rin sinasadya! Lucia, babe! Gumising ka! Hindi lang po mga mata mo! Nakikusap mo kukunta na loob! Hindi lang po mga mata mo! Hindi ko pa nasasabi sa'yo kung gaano kita kamahal! Lucia, para awa mo na! Lucia, gumising ka! Checo! Dali natin sa ospital si Lucia! Mainit pa ang katawan niya! Sigurado ako mabubuhay siya kapag dinala ka agad natin siya sa ospital! Diego, nakikinig ka ba? Diego! Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko kaya namatay si Lucia, Makoy. Bakit hindi mo ako pinigilan? Wala akong kalaban-laban sa kanya. Kaya niya akong utusan para gawin lahat ng gusto niya. Lucia, patawarin mo ako. Diego, anong ginagawa mo? Ibaba mo ang baril na yan, Diego! Ilang saglit lang matapos ang malalakas na sigawan ay muling umalingaw-ngaw ang isa pang malakas na putok ng baril. Bumagsak ang katawan ni Diego sa sahig. Basag ang kanyang bungo at nagkalat sa paligid ang kanyang utak. Samantalang nakatulala lamang si Makoy sa harap ng magkapatid na wala ng buhay. Hindi niya magawang sumigaw o magsalita man lang. Parang tumigil ang mundo niya nang makita kung paano namatay ang kanyang kasintahan na sinunda naman ng kuya nito. Mainit na butil ng mga luhang pumatak mula sa namamagang mata ni Makoy. Dumalo ito sa kanyang pisngi hanggang sa umabot sa kanyang labi. Tsaka lamang bumalik sa realidad si Makoy nang malasahan ang maalat niyang luha. Gumapang si Makoy patungo kay Lucia. Hila-hila ang kanyang sugat ang katawan habang umaagos ang masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Marahan na hinawakan ni Makoy ang malamig na kamay ni Lucia
at marahang hinalikan ang likod ng palad nito. Lucia, patawarin mo ako na sa'yo. Patawa dahil hindi kita na proteksyonal. Dahan-dahang ipinikit ni Makoy ang kanyang mga mata habang nakadapa sa tabi ng bangkay ni Lucia. Hawak-hawak niya ang kamay ng nobyang aswang bago pa man siya mawala ng malay. Ilang linggo ang lumipas. Pagkatapos ng nangyari sa bahay nila Lucia ay nanatiling tahimik ang kanilang bayan. Walang kahit anong usap-usapan tungkol sa pamilya ng mga aswang na nakatira sa kanilang lugar. Wala rin masyadong maalala si Makoy tungkol sa nangyari pagkatapos niyang mawala ng malay. Nagising na lamang siya sa kanilang bahay na nakabenda ang kanyang halos buong katawan. Nang tanungin ni Makoy ang kanyang nanay tungkol kay Lucia ay tahimik lang itong umiyak bilang sagot. Ilang araw din pagkatapos magising ni Makoy bago sinabi ni Aling Ason ang tungkol sa nangyari. Ayon sa kwento ni Aling Ason, hinihati daw ni Lucia at ng kuya nito si Makoy sa kanila na walang malay. Humingi rin daw ng tawad si Lucia dahil hindi niya nagawang dalhin si Makoy sa ospital. Kaya nag-iwan na lang ito ng malaking halaga kay Aling Ason para gamitin sa panggastos sa pagpapagamot ni Makoy. Kwento pa ni Aling Ason, malungkot na nagpaalam si Lucia at sinabing aalis na sila sa lugar na iyon para sumama sa kanilang mga magulang na nakatira sa ibang bayan. Hindi naman daw sinabi ni Lucia kung saan sila lilipat. Pero nakiusap din daw ang dalaga na sabihin kay Makoy kung gaano siya kasaya at nakilala niya ang binata. Matapos marinig ang kwento ng nanay niya, ay hindi na nagtanong pa si Makoy. Hindi niya maintindihan kung bakit buhay pa si Lucia at si Diego at nagawa pa ng mga ito na ihatid siya sa kanila. Gayunman ay nagpapasalamat na lamang si Makoy na buhay pa ang dalaga kung totoo man ang sinasabi ng kanyang nanay tungkol dito. Naisip ni Makoy na marahil ay hindi totoo ang sinasabi ni Lucia tungkol sa paraan ng pagpatay sa kanila. Nabalitaan na lang din nila ilang linggong makalipas ang tungkol sa dalawang bangkay na natagpuan malapit sa paanan ng bundok. Nagdalawang isip si Makoy na tingnan ang mga ito habang dinadalangin na sana'y mali siya ng akala. Pero katawan nga ni Lucia at ni Diego ang kanyang nakita. Nang itanong ni Makoy ang dahilan ng pagkamatay ng magkapatid, kinumpirma ng mga ekspertong naroroon na dahil daw sa tama ng bala sa kabilang dibdib. Doon nalaman ni Makoy na hindi naman agad namatay sina Lucia at Diego pagkatapos ng nangyari. Hindi pa rin sila tuluyang nakaligtas sa trahedya. Matapos pagtagpi-tagpiin ni Makoy ang pangyayari at ang kanyang nalalaman, naisip niya na baka nagawa lang siyang ihatid ng dalawa dahil sa pansamantalang kapangyarihan na ibinigay ng perlas. Ang itim na perlas na siyang nagbibigay kapangyarihan sa mga aswang. Lumipas pa ang mga taon at nagkaroon ng sariling panaderya si Makoy. Paminsan-minsan ay sinasadya niyang pumunta sa abandonadong bahay na dati tirahan ni Lucia. Unti-unti niya ring tinanggap ang katotohanan na hindi na sila pwedeng magsama. Magkaiba ang mundo nila ni Lucia. Naisip na lamang ni Makoy na maswerte siya na nanatili siyang buhay pagkatapos niyang masangkot sa isa sa mga pinakamalakas na angkan ng mga aswang. Kung tutuusin, hindi biro ang magkaroon ng kasintahang aswang.